Hello po to each and everyone. It's me again, Doktora MJ. Magandang umaga po. Pero sa akin ay evening naman. So ngayon, ang araw po na ito, magbibigay lang ako ng konting information about sa parvovirus and distemper virus, kung paano po ito iiwasan. Kasi recently, nag-post po ako ng nagtatanong ako kung ano yung suggestion, kung ano po yung magandang i-discuss. So, ito po yung isa sa mga pinakamaraming nag-suggest. And since very common po talaga ang parvovirus at distemper virus na cause of death ng mga alaga natin, ito na lang muna yung uunahin natin i-discuss to follow na lang yung mga ibang mga topic. At bago ko po makalimutan, meron na po tayong YouTube channel. So, sana po i-support po natin yon. Please subscribe po. At kapag medyo lumago na po ito, ito po yung gagamitin natin pagtulong para sa mga stray dogs and cats sa atin dyan sa Pilipinas, para mabawasan na rin po yung numbers ng mga kawawang mga dogs and cat na napapabayaan. So sana po i-support po natin ito. Ilalagay ko po ang link sa dito sa taas or dito sa baba. So, pa-subscribe na lang po ha. Thank you so much. Anyway, simulan na po natin ang discussion about sa prevention or kung paano iiwasan ang distemper virus at parvovirus. Alam niyo po ba na itong dalawang sakit po na ito ay sobrang daling iwasan, pero hindi po aware yung mga iba kung paano. So, yun po, nakakalungkot lang na madami pa ding namamatay na dahil dito sa sakit po na ito. So ito po, mabilis ang discussion lang po tayo about sa parvovirus at distemper virus. Gagawa na lang po ako ng separate video para sa dito sa sakit na to, para mas ma-explain pa po natin mabuti. Pero ngayon, magpo-focus po muna tayo sa prevention, kung paano iiwasan itong sakit na to. So sa parvovirus po, ito po ay very common siya sa mga puppies. Pero pwede pa rin naman pong tamaan yung mga adult dogs or senior dogs, lalo na yung mga weak immune system at mga walang bakuna. So, ang mga senyales po na makikita sa ating alaga ay may anorexia, vomiting and diarrhea, yung kagawalan ng ganang kumain, pagsusukat, pagtatae po. Ang ginagawa po ng virus na ito ay sinisira po niya ang intestine ng ating dog, kaya in later stage, makikita na po natin na yung poop ng dog ay may dugo at napakalansa. No? So, para naman po sa distemper virus, ito po ay very common siya sa medium or large breed dog. Bakit? Dahil sila po ay yung mga breed na na-expose sa labas. Kasi ito po ay airborne na sakit, meaning pwede siya sa hangin or droplets na makuha. So, pwede rin naman ng mga small breed, pero mas less common lang siya. So, ang mga senyalis po na makikita ay yung pagmumuta ng malapit, purulent eye discharge, coughing, or pag-ubo, tapos yun po, sipon po. Ito po yung very common na senyales. And of course, syempre mawalan din ng ganang kumain yung aso. At in later stage, ito po yung affected na yung nervous system ng dog, which is magkakaroon na po ng partial paralysis or magkakaroon na rin ng seizure at muscle spasm, yung parang paggalaw, involuntary movement ng muscle. And in some cases po din pala, pwede rin magkaroon ng digestive problem or pagtatay or pagsusuka. Pero less common tong senyales na to compared sa dalawang na-discuss ko na sa respiratory system at nervous system. So, ito po ay sobrang nakakahawa. Pati naman po yung parvovirus, pareho silang nakakahawa. Kaya nakakatakot po talaga itong sakit po na ito once na naging affected na ang ating mga alagang mga aso. Para po sa prevention or pag-iwas sa sakit po na ito, isa lang po ang pinakamabisang way or paraan para maiwasan po itong dalawang sakit na ito is through vaccination. So, i-relate na lang po natin sa ating human being. So nung bata, nung baby po tayo, naka-receive po tayo ng mga vaccine laban sa mumps, 'di ba? Sa mga hepatitis, tigdas, ano pa ba? Chickenpox, I believe. So 'yun, 'di ba, naka-receive po tayo ng mga ganung bakuna
Kaya, yun po yung mga dahilan kung bakit hindi tayo basta-basta natatamaan ngayon ng mga sakit na to. Dahil, nung baby po tayo, meron po tayong protection na natanggap. So, same lang din po sa mga animals. No? Siyempre, buhay din po sila. Ang vaccination po ay very important na kailangan para maprotektahan nila yung sarili nila against sa viruses or bacteria at ano pang mga sakit. Take note of this po sa vaccination, kailangan complete and proper ang pagbabakuna. So, ang vet lang po ang pwede magbigay ng vaccine, kaya pero para sa inyong information na din po, sa 5-in-1, kailangan makareceive ang dog ng 4 shots. 3 shots is hindi enough, no? So, sa 8-in-1 naman, 3 to 4 shots, okay naman siya. At sa 9-in-1 is 2 to 3 shots. Depende po yun sa brand na gagamitin sa pagbabakuna. And then, kailangan din pong sundin ang schedule na binigay ng ating veterinarian, dahil kapag hindi po natin nasunod ang schedule na yun, na-delay siya, kasi papabalikin po kayo every 2 weeks. Pero kapag lumampas po ng 2 weeks or naging after 1 month, hindi po yun maganda. Kaya, in some cases, ginagawang back to zero yung dog. Ibig sabihin, back to start. Bibigay ulit yung mga bakuna. Tsaka wala naman pong magiging problema doon kung mauulit yung bakuna, dahil hindi naman ma-overdose ang dog sa vaccine na yun. Tsaka sundin na lang po natin kung ano yung sinabi ng ating veterinarian. So ayun po, kapag nasunod lang po natin ito at naging aware yung ating mga pet owners, magiging ligtas po sila. Ligtas na po ang alaga natin sa dalawang sakit na to, distemper virus at parvovirus. Ligtas na rin ang bulsa natin dahil magastos kapag magpa-confine po tayo. At ligtas na rin tayo sa stress, diba? Kasi sobrang stressful kapag yung alaga natin is may sakit. At affected din yung sa work natin dahil iniisip natin sila sa bahay. And please, sana tulungan nyo po akong spread ang awareness na ito, yung vaccination, kasi madami pa rin po ang hindi aware about sa kung paano iiwasan itong sakit na to, no? Hindi nila alam na kailangan palang bakunahan ng mga aso at pusa. Ito po ay sobrang daling iwasan na sakit, pero mahirap po ang gamutan. Mura ang bakuna, mahal ang medisina kapag nagkasakit ang ating alaga. Dagdag pa dito yung stress na ibibigay sa atin at yung gastos, no? Kung madali namang iwasan, bakit hindi natin iwasan? So, yun po. Sana nakatulong itong short video na ito about kung paano natin maiiwasan ang parvovirus or distemper virus. Kasi sobrang dami na talaga ng case na to. Kaya, at kung nakatulong po sa inyo itong video na ito, please share na lang din po sa mga animal group para makatulong din po tayo sa iba na maging aware din sila sa bagay-bagay na ito. So, ayun. Ayun si Maria. Natutulog siya. Maria! Maria! Puyat. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye po.